kapag ang tao may nagagawang mali, and I mean yung matinding mali, ah, ng halay, ng gahasa, matay. Ang bilis natin i-associate sa diablo, sa demonyo. O di ba yung tao natatawag na demonyong yan? Alam kung saan siya, hayop, demonyo, satanay. O di ba? Di ba? Yung pagkasama-sama mong biyanan, o kaya, kahit sino man, di ba natatawag? Para kang demonyong nagkatawag tao. Pag nakikita ko yung demonyo, nakikita, di ba? O kaya at least sabihin natin, alam ko, nabulungan ng diablo, tinulak ng diablo, sinapian ng, o di ba? Nung kung anong spirit, di ba? Kung bakit may matinding masama na nagagawa, ina-associate natin agad sa diablo. Eh, hindi ko napapakialaman yan. Ang papakialaman ko ito. Bakit naman, kapag may ginagawa tayong napakabuti, pinaplanong napakabuti, bakit hindi natin agad ma-associate sa Diyos? Ano, galing lang sa'yo yan? Naisip mo lang yan? Naramdaman mo lang yan? Ikaw lang ang may gawa niyan? Ikaw lang ang pinagmulan niyan? Hindi ba biyaya yan? So, ibig mong sabihin, natural yan? I don't think so. Yung pagiging mabuting tao natin, biyaya ito. Kasi kung napaka-natural lang nito at napakadali na maisip at magawa ng tao ito, edi sana buo lahat ng pamilya. Bakit may isang ina lang o isang ama lang ang nag-iisip ng kapakanan ng mga anak niya? Bakit yung isa umalis at nagpapaya sa mga anak nila? Kung natural yung pag-iisip ng kapakanan ng pamilya, bakit ikaw lang yung nagmamalasakit sa magulang mo? Bakit ikaw lang yung tanging may paggalang sa kanila? Nung magkasakit ang magulang mo, bakit ikaw lang, kahit hirap ka na, ang gusto mong mag-alaga? Bagamat yung ibang mong mga magkakapatid parang nagpapasamahan, nananaghili pa. Bakit ikaw lang? Oh, kung natural sa tao ang tumulong, edi wala nang mahirap ngayon. Kasi lahat magbibigay na eh. Lahat tutulong na eh. Sabi mo natural. Ang natural sa tao, ang pagiging asamili. Kaya, kapag tayo may pinaplano at ginagawang mabuti, i-associate mo agad yan sa Diyos na napakaputi. Yan ang pangako ng Diyos sa iyo. Isasaksak ko sa isip mo at sa puso mo. Yan ang aking plano. Yan ang pangako ko sa iyo. Kaya naisip mo yan ay sapagkat biyaya niya sa iyo yan. Siya ang nagtanim sa isipan at sa kalooban mo. At dahil sa siya ang nagtanim, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang paraan, isiguraduhin niyang malulubos at matatapos. Amen? Kaya kapatid, ano man ang mabuti mong ginagawa ngayon, ituloy mo. Kahit parang wala kang nakikitang resulta, tuloy mo lang. Sana mag-click ang negosyo, sana mag-click ang trabaho. Pero kung hindi mag-click ang negosyo, trabaho, basta ituloy mo, pagsisikap mo. Okay? Sana mag-click ang relasyon ninyo. Sana ikinasal kayo, tuloy-tuloy, hanggang wakas, hanggang kamataya. Pero kung bumitaw siya, basta ikaw, ituloy mo. Ituloy mo pagmamalasakit mo sa mga magulang mo. Ituloy mo ang pagpapakabuting anak mo. Kahit hindi ito ginagawa ng mga kapatid mo, ang generosity, hindi maididikta sa iba yan. Hindi mo po pwedeng hanapin ang sarili mo sa iba. Basta ikaw, ituloy mo. Ano ang pangit ang naranasan mo, ituloy mo. Kasi hindi mo yan proyekto. Proyekto ng Diyos yan. Ibinigay din ng Diyos yan sa kapatid mo. Ibinigay din ng Diyos yan sa asawa mo. Pero hindi nakinig ito. Ikaw, nakikinig hanggang ngayon, ituloy mo. Ituloy mo. At kahit parang nanghihina ka na, huwag kang mawawalan pag-asa sapagkat maniwala ka. Malakas ka kasi kasama mo siya. Nasa mabuti ka. Hindi ka dihado, ikaw ay liyamado. At sa huli, Philippians 1 verse 6, ang anumang sinimula ng Diyos sa'yo, sisiguraduhin niyang tatapusin niya ito. Susuportahan pa yan ng Galatians 6 verse 9. Do not grow weary in doing what is right. For in due time, you will reap. Hindi sinabing, for in due time, maybe you will reap. No. In due time, aani ka. May mangyayaring maganda. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating panalamisa. Lalo pat ngayong panahon ng pandemya na para sa marami, nagkapatong-patong ang ating problema. Kumahon ka, kumawala ka,
doon ka pa rin sa plano mo, doon ka pa rin sa ginagawa mo. Walang pangit na mangyayari. Sa huli, kung pwedeng sa kalagitnaan, may pangit na mangyayari kasi ilalayo ka ng demonyo. Pero sa huli, ang nagsisimula ng mabuti at nananindigan ng mabuti, matatapos na mabuti. Amen.